ba ba na na ba 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 na 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 ba 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 na na Plano fu, la pano no tu, ma banana, la camo pita la mo, banana, ba ba, ba banana, potato, banana, tu cari no potato, li cani, ma romanica no chica, ba ba, ba banana. Hello, hello, hello! Welcome back to my channel, Utats of Odi. Hello mga kalodi! Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa cooking in a ko recipe. At ang lulutuin po natin ngayon ay panghimagas o pangmerienda. Tinawag ko pong itong special na turon ng ina ko dahil ito po ay milangka at caramel glaze. Tara po, samahan niyo po akong bumili ng mga ingredients tulad ng saging at langka. Ngayon po mga kalodi ay nandito tayo sa bilihan ng prutas sa may bakheta sa tabi ng kalye. At bibihira po dito ang bibenta ng saging na saba. At swerte mo kung makachempo ka nito. Kaya kahit hilaw ay binili ko na. Total, mabilis naman mahinig to eh. Kaya ito po, itsura, makikita nyo. Dumakot po na tayo dito sa bilihan ng langka. O makikita nyo naman at fresh na fresh. Diba? Hello mga kalodi! Welcome back to my another episode ng Cooking in a Ko Recipe. Ngayon po ang lulutuin natin ay ang turon ng ina ko. Ito po. Napakasimple pong recipe at madali pong lutuin. Tara po, umpisa na natin. Ito po ang mga sanggap na gagamitin natin sa special na turon. Tulad ng square lumpia wrapper kasi wala po dito nabibili na katulad sa atin na bilog. Ito po ang brand niya. Ang hinog na langka. Ito po yon. Ang brown sugar. At syempre, ang saging na saba na mabilis mahinog. Nang binili ko to ay hilaw pa. At higit sa lahat, ang generous na mantika. Ayan, nalulunod ka sa laki. Ihahanda na po natin ang paborito ni Madam, ang saging. Kaya niya po paborito to dahil rich in potassium. Kaya babalatan na po natin to. At pagkatapos ay lalagay natin sa lalagyan. Pero uubusin po natin itong isang piling ng saging dahil matakos si Madam. Kaya babalatan po natin lahat. At pagkatapos naman ay itong langka ay tatanggalin natin ang buto at ang balat. At paulit-ulit po natin itong gagawin sa iba pang mga langka. Ganyan po. At pagkatapos, ay hiwain po natin itong pahaba. Ito po ang resulta. Pag hiniwa na po. Ganyan. At pagkatapos, ipiprepare na po natin itong saging. Hiwain po natin sa gitna at ilalagay natin sa ibabaw ng lumpia wrapper. At lalagyan po natin ang asukal. Ayan po. At ang special na langka ay ilalagay natin dito sa gitna ng saging. At tatakpan po natin ito ng kabilang pisngi. At itiroror pa natin ito at itutupi sa magkabilang gilid. Ayan po. At tutuloy po natin ang roll but stop in the name of love dahil lalagyan po natin ito ng tubig para dumikit. O diba ang sosyal? Nagbabrush pa ako eh pwede namang kamay. At pagkatapos ito ay ulitin po natin ang same procedure tulad ng nauna kong ginawa na pagbabalot. Ganyan po ulit, ilalagay natin ang saging, lalagyan ng asukal, at tapos na nalangka sa ibabaw, at tatakpan ng kabilang pisngi, at pagkatapos, i-roll po ulit natin ang saging, at magkabilang gilid, ay itutupi, i-roll po ulit, and stop in the name of love, at lalagyan ng tubig ulit, yan, para dumikit. Ganyan na po ang resulta, at ang natirang langka ay gagawin kong ginataang bilo-bilo, okay? Sisindihan na po natin ang kalan at lalagyan po natin ang mantika pero dapat generous ka sa mantika para mas masarap ang turon mo. Ayan. At pag mainit na ang mantika ay ilagay mo na ang turon pero dapat merong social distancing din parang pandemic. Kasi pag magkakalapit ang turon at baka magkadikit-dikit sila. Ayan. At pagkatapos niyan, pag nag-golden brown na ilalim ay babaligtarin po natin. At ang ibabaw naman ay lalagyan natin ng asukal para magkaroon siya ng glaze. Mas masarap pag mas maraming asukal pero bawal to sa mga may diabetes. Ayan. At tapos ay babalik na rin po natin para malusaw ang asukal. Ayan po. At pagkatapos lalagyan ulit natin ng asukal sa ibabaw. Ayan. Pagkatapos po niyan
babaliktad rin ulit natin para magkaroon siya ng glaze. Yan, ang sarap-sarap mo niyan pag marami siyang asukal. At pagkatapos, ayan po, luto na. At another batch na naman ang ilalagay natin. Yan po. Same procedure din po ang gagawin natin. At hindi masyadong lapit-lapit para hindi siya magdikit-dikit. Ayan po, lalagay ulit natin asukal at tapos babaliktad rin natin pag may golden brown na siya. Ayan, para kumapit ang mantika dun sa ilalim. Ayan po. At medyo hahalo-haloin po natin yan. Ganyan. Pagkatapos, lagyan ulit ng asukal. Ayan, mas masarap talaga pag maraming asukal. Delicious. Yummy. Ayan po, hahalo-haloin natin. At wala, tapos na ang ating turon. Patutuloyin lang po natin. Ngayon po mga kalodi, ay luto na ang turon ng ina ko at ating sandukin na. Ito po. Yummy! Para po ang mas intensyahan na natin. Ngayon po ay luto na ang special na turon with langka at caramel glaze. Matikman nga kung anong lasa nitong turon ng cooking ina ko recipe. Yummy! Mainit, hindi kaya na lalamuna at dila ko. Maya-maya na konti palamigin ko muna. A few inches later. Delicious. Soft in inside, crunchy in outside. Turon ang ina ko. Thanks for watching. Please like, subscribe, and press the notification bell. See ya!